depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alright, so here we go again, and we need to talk about your ex. It's been a year, it's been months, it's been weeks. Ay, nako. So, hindi na tayo natapos sa ganitong topic dahil ito rin ang business ko at ito ang YouTube channel. Marami naman ako natutulungan. Hindi ka nag-iisa, okay? After ng breakup, marami pang ibang nagbe-breakup liban sa'yo. Kaya huwag kang selfish. I mean, gusto mo ng bagong content, huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng bagong channel for you. But as of now, marami pang mga fresh breakup na nangyari dyan sa Pilipinas, and they need encouragement like you. So kung graduate ka na sa channel ko, sana manood ka pa rin bilang suporta at pagmamahal at kay Coach Base, at masuportahan mo din yung mga bagong manonood dahil kagaya mo, nakaranas din sila ng pain. Pero right now, pag-usapan natin tong isang napaka-importanting bagay na I think napaka-essential sa ating lahat. Okay? So ang pag-uusapan natin ay paano ka iisipin ng ex mo non-stop? As in, yung talagang umiikot siya sa ganung cycle. Yung talagang iniisip ka niya non-stop. Okay, so start tayo sa isang word lang. Obsession. Kung hindi obsessed sa'yo ang ex mo, hindi ka niya iisipin ng non-stop. And syempre, kapag sinabi ko non-stop, hindi naman ibig sabihin nun na non-stop na lahat ng iniisip niya, puro ikaw. Siyempre, common sense din. I mean, non-stop. Yung ikaw lagi yung nafe-feel niya, ikaw lagi yung nararamdaman niya, ikaw laging naaalala niya, maya't maya, ikaw lagi yung lumalabas sa isip niya. Parang non-stop. 24 hours bago matulog, pagising ng umaga, bago kumain. Minsan, di na siya nagpe-pray, ikaw na lang yung iniisip niya. I mean, kailangan niyan maging obsessed sa iyo. That's it. Pero siyempre, maganda yung counter question mo. Kahit hindi mo pa tinatanong, alam ko ito na yung tanong mo. Pinaka counter question mo. Coach, paano siya ma-o-obsess sa akin? Eh siya nga yung nang iwan sa akin eh. Katunayan na hindi siya obsess sa akin kasi nga iniwan niya ako. Siya yung umalis, siya yung kumawala. So paano mo mapapa-obsess sa akin yun? Eh siya yung nang iwan. Eh ang pride-pride nun. Diyan na papasok yung tinatawag kong challenge. Okay? At ang challenge na to ay tinatawag nating magnificent improvement. Ano ang magnificent improvement? So, hindi lang self-improvement ang tinutukoy ko. Kapag sinabi nating magnificent, iba yun sa self-improvement. Kayo kasi, ang mindset nyo kasi, self-improvement, jogging, exercise, career. Oh, totoo lahat ng yan. Totoo lahat ng yan. Pero ang tinutukoy ko is magnificent improvement. Kapag sinabi kong magnificent improvement, it is your psychological presence. Kapag sinasabi nating psychological presence, ano ba yung pakiramdam niya sa'yo? Yun yung kailangan mong ma-improve. Kailangan hindi ka maging weak. Kailangan mong magkaroon ng psychological improvement. Alam ko importante yung exercise, yung career, yung self-development at kung ano-ano pa. Pero kung meron ka pa rin anxiety, meron ka pa rin depression about that breakup, it's not gonna work, you know? Hindi yan mag-work ng ganun-ganun lang. So you need to forget this whole stuff and remember this one thing. Psychological improvement. Kapag kasi nagkaroon ka ng psychological improvement na you don't need her or you don't need him, yun yung pinakamalakas na impact sa lahat. Magnificent improvement, I'm talking about everything. Lahat ng pwede mong i-improve sa'yo, especially yung pinaka-weak na part sa'yo. Yun yung career and relationship na meron ka. Okay, so kahit yun lang, pwede na yun. As of today, if you just need my advice, just go to our Facebook page. Nakita mo naman dun sa introduction, di ba? And then just give us a message. You know, kami na bahala sa'yo. Alam ko marami ka pang questions. Ako nasasagot yan. Thanks for watching.